My God, I hate drugs. Bato de la Rosa Hinamon si Guanzon, pangalanan ang dapat pangalanan. Ito ang naging hamon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon. May kinalaman ito sa ibinunyag ni Guanzon na posibilidad na senador ang nasa likod umano ng pagpapalabas ng desisyon sa disqualification case ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na una na ring sinabi ni Senate President Vicente Soto III na mas mainam kung papangalanan ni Guanzon ang senador na ito. Otherwise we will all be suspect. Sa parte naman ni Bato de la Rosa, sinabi niyang imposibleng siya ito dahil hindi naman siya maimpluwensya o makapangyarihang tao. Giit pa niya ano naman ang magiging benepisyo sa kanila kung pakikialaman nila ang nasabing issue. For what reason, dagdag pa niya. Pag inendorso ni Tatay Digong, Lacson di tatanggi. Sinabi ni Partido Reforma Presidential Candidate Senador PanPiluping, Lacson na tatanggapin niya kung sakaling i-endorso siya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkapresidente. Sa interview sa Manila Bulletin, sinabi ni Lacson na bukas siya sa pag-endorso ng Pangulo kung sakaling mangyari ito. Pero iginiit niya na ang pag-endorso ay hindi ibig sabihin na maging ang pulisiyang ipinatupad ay pinaniniwalaan ang nag-endorso ay magiging pulisya na rin niya. An endorsement from a very popular president, but if you are anointed it doesn't mean that you will embrace hook, line and sinker kung ano ang policies, diba? Any endorsement, especially one coming from a very popular president, ayon ni Lacson. Yeah, of course. Pag tinanggihan mo, parang napaka-arrogant mo naman, diba? Any endorsement not just from the president, especially from the president, but not just from the president. Pagka ikaw tumatakbong maski anong position, huwag lang sa demonyo, tatanggapin mo ang endorsement, giit pa ng veteranong senador. Nauna nang isiniwalat ni Ping sa nasabi ring interview ang mga pulisiyang ipagpapatuloy niya na ipinatupad ng Duterte administration. Kabilang dito ang Build Infrastructure Program at ang War on Drugs, pero lalahukan niya umano ito ng drug prevention programs at rehabilitasyon. Sa kabilang banda, sinabi rin ni Lacson na pabor siya sa sapilitang military service para sa mga hustong gulang na Pinoy dahil mapalalakas nito ang pagmamahal ng mga kabataan sa bansa. Nananawagan na rin ng investigasyon si Vice President Leni Robredo tungkol sa pang-iimpluwensya umano sa kaso ng kapwa presidential aspirant. Habang ibinunyag naman ni dating Senador Bongbong Marcos na may plano umanong pagpatay sa kanya. At si Senador Ping Lacson may babala kaugnay sa poll supplier na Smartmatic. Ang lahat ng yan sa ulat ni Anjo Alimario. Seryoso ang mga binitawang akusasyon ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na may isang politikong nais mangialam sa disqualification case ni dating Senador Bongbong Marcos. At para kay Vice President Leni Robredo, dapat nang imbestigahan ito dahil sa COMELEC nakasalalay ang integridad ng eleksyon. Imbestigahan ano ba yung nangyayaring pag-impluwensya sa pagdedesisyon, kasi hindi lang naman dito apektado yung mga parties to the case. Pero lahat na mga Pilipino na boboto sa eleksyon, ang pinakaayaw natin mangyari pag nayuyurakan yung integrity ng institution, kasi yun nga eh, yung boses ng tao pinapadaan sa eleksyon, and kung hindi buo yung confidence ng tao, apektado tayo lahat. Nasa Pangasinan si Robredo upang personal na bisitahin ang mga proyekto ng kanyang opisina gaya ng swab cab na nagbibigay ng libreng antigen test. Samantala, mayroon daw isang assassination plot laban kay Marcos base sa impormasyong ibinigay ng Justice Department sa kanyang kampo. Saan ang galing ang ulat? Sa isang TikTok post, ipinasa na raw ng DOJ ito sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police para lubos na may imbestigahan. Ayon naman sa isa pang presidential bet na Senador PanPilo Lacson, may nakitang hacking sa sistema ng Smartmatic ang kanyang technical team at lumalabas na extortion ang posibleng motibo. Kaya naman nananawagan na si Lacson sa COMELEC na mag-ingat sa posibleng unauthorized access sa mga datos nito. Isang linggo bago magsimula ang kampanya, puspusan ang paghahanda ng mga kandidato sa gagawing proclamation rally. Ang Leni Kiko tandem pinili ang Camarines Sur na baluarte ni Robredo. Lahat ng kanilang 12 senatoriables ay imbitado. Naglabas ng memorandum si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon para kay Commissioner Amy Ferolino upang magbigay ito ng paliwanag kung bakit hindi pa mailabas hanggang ngayon ang resolution sa disqualification case ni Presidential Bet Bongbong Marcos.
Sa two-page memo, sinabi ni Guanzon na 18 araw na ang lumipas mula nang ni-raffle ang 3 kaso sa COMELEC 1st Division at hindi na makatwiran ang kawalan ng desisyon ni Ferolino bilang ponente. Hangad naman ni dating Commissioner Louis Tito Gia na makapagdesisyon na ang COMELEC 1st Division kung idedisqualipika ba o hindi si Marcos. Sabi ni Gia, ilabas na lamang ang desisyon dahil ito naman ang punot dulo ng issue. Ayon naman kay dating COMELEC Commissioner Gus Lagman, posibleng may epekto ito sa paparating na eleksyon. Paano nilo? Kung ang facts yun na kailangan i-DQ nila, kung kulang naman ng evidence, then they should not. So, yes, paano nilo? Hindi lang batas ang baka-umiral nito. Baka maging political decision. Baka undue delay ang mangyayari. Hindi naman maganda yun. Ipagdiriwang sa buong mundo ang Lunar or Chinese New Year na magsisimula sa unang araw ng Pebrero. Pero paano ba ito idarao sa atin sa hirap ng patuloy na banta ng Omicron surge? Binisita ni David Santos ang Chinatown sa Maynila at narito ang kanyang ulat. Punong-puno na ng mga pulang palamuti ang Binondo, ang tinaguriang oldest Chinatown sa buong mundo. Pero sa ikalawang pagkakataon, kanselado pa rin ang mga pampublikong selebrasyon para sa Chinese New Year. Bawal ang mga lion o dragon dance, maging ang mga paputok at fireworks display. Maipatutupad ring liquor ban. Pwede pa rin sila makapamasyal sa Binondo. Pwede namang may festivities in their respective homes, no? Kumunti man ang mga pumupunta dito sa Binondo dahil sa pandemya, walang makakapigil sa mga Pinoy, lalo na sa Filipino-Chinese community na panatiliing buhay ang tradisyon ng kanilang mga ninunong inchik. Dinadagsa pa rin naman ang mga tindahan ng mga Lucky Charms sa Kalye Ong Pin. Kabilang dito ang mga iba't ibang pampaswerteng pansabit na ilalagay sa mga pintuan ng bahay at tindahan. 50 to 80 pesos ang pinakamurang dekorasyon na may tigre bilang Year of the Water Tiger sa Chinese astrology. Sa kalye, may mga pampaswerteng luya, gabi, dalanghita at pinya. Kasi ang pinya, maraming mata, di ba? Parang bantay sa mga, kanba, na mumonitor niya yung parang CCTV, na mumonitor niya yung mga masasamang espiritu. At dahil marami ang nagkakasakit, golden wulu o holo para sa mabuting kalusugan, hinahanap din ang bagwa at pagkonsulta sa feng shui. Kasi pandemic, honestly, our business is kind of affected. So, to get rid of the negative shy. Maganda naman, magaang sa dating ng biyaya. Wala naman kasi masama kung maniwala ka eh, di ba? At siyempre pasandamakmak na pagkain gaya ng hopia at dumpling, mga bilog na prutas, at ang tikoy na ayon sa aling ito, matumal pa daw ang benta. Kasi kung dati, walang pandemya, mga ganitong araw, humahataw na po kami. Kasi yung mga taga-ibang lugar po, may mga suki kami taga Laguna, Cavite, Batangas, talagang lumuluwas sila, bumibili ng maramihan. Kailangan ituloy natin siya para at least ma-feel man lang natin na kahit may pandemic, we still have the positivity to continue on with our lives. Tuloy ang pagpupursigi at pananampalataya anuman ang dalang hamon ng panahon.